Israel and Iran are just one fatal mistake away from a full-blown war. The Russian president again declared that Russia is ready to use nuclear weapons if its sovereignty is threatened. From a точки зрения, мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся. Постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Ang kinatatakutang nuclear war ay kinabaga mas posible na itong mangyari sa panahon natin ngayon. At ito nga ba ang katapusan ng ating mundo? Ating pag-usapan ang ikatlong nuclear na yugto. Ika pa sa isang article, ang kolektibong alaala ng mga krisis sa nuclear tulad ng 1962 Cuban Missile Crisis ay unti-unting nawawala. Ang pagkakabuhol ng pangkasaysayan para sa estratehikong katiyakan pagkatapos ng Cold War ay unti-unting bumibigay ng sabay sa pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Russia. At ang giyera sa Ukraine ay halos nagputol ng mga ugnayan na ito na epektibong nilalabag ang 1990 Conventional Armed Forces in Europe noong 1987 na tinatawag ding Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. Ika pa sa foreignpolicy.com, bukod dito, sa unang anibersaryo ng kanyang pagsalakay sa Ukraine, inanunsyo ng Moscow na ititigil nito ang pakikinahok sa New START Accord na naglilimita sa Estados Unidos at Russia sa 1,550 na deployed nuclear warheads at mag-e-expire sa 2026. Pumirma rin si Putin ng batas na nagwi-withdraw sa Russia mula sa Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Ang North Korea ay nagtatayo ng isang matibay na kakahayang sumagot ng sunod-sunod at bagong kapasidad sa missile sa tulong ng Russia at mayroong posibilidad ng sunod-sunod na paglaganap sa mas malaking gitnang silangan kung makakamit ng Iran ang kakayahang magkaroon ng mga armas na nuklear at sa Northeast Asia bilang tugon sa kakayahang militar ng North Korea. Ang bagong kilos reaksyon sa larangan ng nuklear ay lalong nakakabahala. Ang Estados Unidos, Russia at China ay lahat nagmo-modernize at nagpapalawak ng kanilang kakayahan sa armas ng nuklear. Para sa Washington, ito ay lumilikha ng isang three-body problem, isang bagong hamon kung paano pigilan ang Russia at bagong nuclear peer na China ng sabay-sabay. Ang Estados Unidos ay pinalitan at binibigyan ng modernisasyon ang lahat ng tatlong bahagi ng kanilang nuclear triad, kasama ang bagong short-range sea-launch cruise missiles, sa isang pagsisikap na maaring umabot sa $2 trillion sa susunod na 30 years. Ang mga bantang ginagamit ni Putin, katulad ng short-range nuclear weapons sa Ukraine, ay nagpapakita na ang threshold para sa paggamit ng nuclear weapons ay maaring mabawasan. Ang tinatawag na doktrina ng Russia na escalate to de-escalate ay nagpapahiwatig na maaring maganap ang mga limitadong digmaang nuklear na naguudyok sa ilang analyst sa Estados Unidos na isaalang-alang ang posibilidad ang mga umuusbong na teknolohiya tulad ng AI, offensive cyber at anti-satellite weapons ay lumilikha ng mga bagong kahinaan para sa mga bansang may nuclear power. Pinaikli ang panahon para sa desisyon at nagpapalakas ng pangamba sa mga unang atake kahit na ang pagsusumikap sa kontrol ng armas ay tila malayo ang mga usapang may China tungkol sa pagtitiyak na ang mga tao ang may kontrol sa mga armas na nuklear ay isang kaunting nakakatugon na hakbang. Kaibigan, maikli na ang oras natin. At habang tayo ay tumatanda sa mundong ito, hindi may pagkakaila na tila baga wala ng kwenta ang ipokus natin ang ating atensyon sa mundong ito. Kundi nawa, mula ngayon ay paigtingin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at ipokus natin ang ating atensyon sa mga makalangit na bagay. Mateo 6 verse 19 to 21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sahalip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Kaibigan, tayo ay magdesisyon mula ngayon. Ano ba ang nais mo sa buhay mo? Ninanais ng ating Panginoon na lumapit ka na sa Kanya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat
at nagagalak dahil kayo po Panginoon ang aming tagapagligtas. Salamat Panginoon, dahil sa aming Panginoong Jesucristo na siyang nabayubay sa krus, ay may pagkakataon kami ng buhay na walang hanggan. Tulungan kami Panginoon na may handa ang aming mga sarili sa nalalapit na po ninyong pagdating. At gabayan kami Panginoon na isaalang-alang kung ano po ang nararapat po namin gawin. Salamat Panginoon sa inyo pong pagmamahal sa amin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.